So eto mga sangkay, meron pong update tayo tungkol sa digmaan ng Russia at Ukraine. Umabot na daw ang bilang ng mga nasawi sa Ukraine pa lamang ito mga sangkay, na umabot ka po sa bilang na 31,000. Ganyan na po karami. Paano nga ba nangyari ito? What's up guys? Kamusta po kayong lahat? Mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah, maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa, no? Okay. Tingnan po natin yung report mga sangkay na itong Ukraine nga po ay umabot na daw ang bilang sa mga kasundaluan nila, na ang number ay umakyat na po sa 31,000. Ganyan na po karami ang mga nasawi, mga sangkay, sa digmaan na ito. Anyway, before we start, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Okay? Sa mga nanonood po dito sa YouTube, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook mga sangkay, i-follow nyo po ang ating Facebook page. At eto mga may ipapagawa lamang po ako saglit. Habang kayo ay nanonood mga sangkay, eto, itong nakikita nyong video ay isa lamang pong sample video na kung saan susundan nyo kung anong gagawin. Okay? So, makikita nyo po yung tatlong tuldok bandang itaas. Sundan nyo lamang po ito. Gawin nyo ng aktwal. Sa taas ng video ko, makikita nyo yung tatlong tuldok. Pindutin nyo po yan. Pag napindut nyo mga sangkay, may lalabas po na show more. Pindutin nyo po yung show more or yung plus. At ganun lamang. Okay? Huwag nyo pong kalilimutan na gawin yan ngayon. Okay guys, ito na nga. Balik tayo sa ating topic natin ngayon mga sangkay, na umakyat na nga raw po sa ganung kataas na bilang itong mga nasawi sa Ukraine, or kung tawagin ito, Ukraine and Russian War. Ayon po dito sa presidente ng Ukraine, umakyat na nga raw po sa 31,000 na mga kasundaluhan sa tinatawag na full-scale invasion ng Russia. Ganyan po kadami mga sangkay. Kaya nga po, wala po talaga wala pong magandang maidudulot itong digmaan, no? Kasi tingnan niyo mga sangkay, gaano karaming mga sundalo 'yan. Na ngayon, hindi na po nila makakasama ang kanilang pamilya dahil nga po dito sa digmaan na ito. At itong Russia mga sangkay, matagal na po silang gusto, di umano ayon po kay Putin. Ay, hindi ko alam kung laro lamang po 'yan ng Russia, but si Putin kasi nagsalita dyan na ayaw na po niya ng digmaan. Ang gusto nga po niya maging maayos na ang Ukraine at Russia, kaya nga lang mayroong magiging usapan at magiging deal. Natural po yan mga sangkay. Ngunit isiniwalat ni Putin na ang problema ay nasa US. At ayon din po sa lumalabas na report mga sangkay mula sa mga intel, na ang Amerika pala, itinatago po nila itong discussion na magkaroon ng pag-uusap ang Ukraine at Russia. So anong ibig sabihin nito? Parang tinatrader po nila yung Ukraine. Kasi for your information, ang Ukraine po ang ginawang shield nitong Amerika. Kasi ang totoong kalaban ng US, ng Russia ay Amerika. Ngayon, ang humarap, instead na US, Ukraine. Sila po ang naisubo. Parang tayo din mga sangkay, ang tunay na kalaban ng China, Amerika. Pero may possibility na tayo ang humarap at ang back up lang sa atin ay US. Okay? So, ito po ang sinasabi po dito mga sangkay, na the Ukrainian president said he would not give up, he would not give the number of wounded. So hindi daw po niya ibibigay mga sangkay ang bilang ng mga, sabihin na po natin, mga natamaan lang pero hindi naman po nasawi, as that would help Russian military planning, dahil ito daw po ay tutulong sa plano ng Russia. Kung makikita po nila ang numero ng mga may tama pero hindi po nasawi. Typically, Ukrainian officials do not make casualty figures public, and other estimates are much higher.
So, ibig sabihin, mga sangka, itong sinasabing 31,000 ay possible. Okay? Possible, mas malala pa po. At eto nga, mga sangka, may mga number dito na hindi nyo talaga aakalain na ganito na kataas. Gaya na lamang po dito, it comes after the defense minister said, half of all Western aid for Ukraine has been delayed, costing lives and territory. So, na-delay po kasi ang suporta ng Western. Ngayon, ayon po dito, Mr. Zelensky said on Sunday that he was providing an update. Ito po yung bilang ng mga nasabi, mga sangkay. At ito, sabi po dito, 31,000 Ukrainian soldiers daw po ang mga pumanaw na sa war na ito. At hindi daw po totoo na 300,000 or 150,000 or kung ano man ang sinasabi daw po ni Putin na nagsisinungaling po siya sa kanyang mga kasama. Okay? Yan ang sinasabi ni Zelensky. Pero lahat daw po yung ito, mga sangkay, yung bagay, yung mga sakripisyo nila ay para sa kanila. Kumbaga, mabuti po ito para sa kanilang bayan. Pero hindi ko nakikita, mga sangkay, na ito ay magiging magdudulot lang kabutihan. Marami pong buhay ang nalagas dahil nga po hindi ito napag-usapan ng maayos, mga sangkay. At naniwala po kasi ang Ukraine sa mga sulsol ng Amerika. Yun po ang nangyari. So, gumising na lamang po sila isang araw. Nandun na po sila sa digmaan. At ang kanilang presidente, mga sangkay, naging puppet din po ng US. At ayun, mas naging ano sila. Parang ang nangyari, mas lalo po silang nadiin sa digmaan. And up to now, hindi po sila makapalag. Biruin nyo, ang nagpo-provide ng pinakamalaking pera, pondo dyan sa digmaan na iyan ay United States of America. Na until now, mga sangkay, ginigisa po ng Congress, kine-question po ng mga leader ng US, bakit ganong kalaki ang binibigay sa Ukraine nila Biden? So, mayroong something, mga sangkay, na nagkokonekta sa sinasabi nito na ang Amerika nga po ang backup. Okay? At ngayon, gusto pong ipatanggal yan ng mga ano, ng Congress. Republican po halos ang Congress, mga sangkay. Nasa kanila po talaga yung control. So, halos walang magawa po ang presidente. At ngayon, pero sinusubukan pa rin, mga sangkay. Susubukan pa rin po na makapagbigay ng aid sa Ukraine. At ayon po dito, speaking about the wider losses in the war, Mr. Zelensky said, tens of thousands of civilians. Marami daw po talagang nadamay ng mga ano, mga hindi namang kasali sa digmaan na ito. Pambihira. Okay. Pero ito nga, mga sangkay, ito may ano rin po, report mula po sa US officials noong August. Put the number of Ukrainian soldiers na nasawi, umabot daw po ng 70,000. So, sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Marahil, mga sangkay, tama po ang report na itong si Ukrainian President Zelensky hindi nagbibigay ng saktong detalye. Kumbaga itong 31,000 nangangalahati, wala pa po sa kalahati na numero na ibinibigay niya para hindi po magbigay ito ng ano sa magbigay ng ano ba tawag dito sa Russia. Kasi pag nalaman po ng Russia yan, na ganyan na po karami, ilalo po silang i-invade niyan. Kaya nga lang, mga sangkay, kahit pa po hindi sabihin niyan ng Ukraine, alam din naman talaga ng Russia. Di biruin nyo, ang sinasabi nga ng Russia, nasa 300,000 eh. So wala po talaga, ito lang ang maano natin, mga sangkay, wala pong saysay ang digmaan na ito. Kaya nga lang, totoo naman po talaga ang sinasabi ng Bible na magaganap po itong mga ganitong klaseng pangyayari sa mga huling panahon. Ayon po sa Matthew chapter 24, Luke, nasabi din po yan. So, lahat ng ito, mga sangkay, before pa naganap,
Dali, mahabang panahon na po ito nangyayari mga sangkay, natutupad ang mga Bible prophetic events like war. Okay? Yung rumors of war, mga digmaan, at kung ano-ano pang mga alingaw-ngaw ng kaguluhan sa mundo. And it's still happening right now. So ano po ang inyong komento mga sangkay tungkol po dito na sinasabi na nga po umabot na ng 31,000. My goodness. Kahit sabihin pa po natin na ito ang pinakaano, hindi ito totoo at or let's say ito na ang totoo, 31,000, ganyan na po arami yan. Sobrang dami na po. Eh ang sabi po dito, mukhang mas malala pa po ang katotohanan dito na hindi lamang 31,000, kundi mas marami pa. 2 years na po itong digmaan. So ano pa kaya ang mangyayari? Ano pa ang kasunod na magaganap mga sangkay sa walang humpay, walang hinto na digmaan ng Ukraine at Russia? Okay guys, just comment down below ano po ang inyong mga saloobin, ano po ang inyong mga iniisip, ano po ang inyong mga komento. Okay? At ito, mayroon pa akong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation, kung saan pinag-uusapan po natin dito yung mga propesya na nasa Biblia at marami pa pong iba about Bible. So magugustuhan nyo po itong topic natin. So hanapin nyo na lamang po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. So ayan mga sangkay, ako na ay magpapaalam. God bless everyone. Mag-iingat po ang lahat.